Siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o Apo, puri sa kaitaasan. Siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawit ang daigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, umamaging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na maggamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalap naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghang tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang pagkakasala namin at iyahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad mo sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila sa iyo'y nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.
Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin mong ganap. Ang pagkagalit mo at poot sa ami wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan, iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Tinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga nanonood sa atin sa live, sa mga social media platform natin, at gatulad na lagi kong sinasabi, sinasama natin at pinagdarasal ang mga kapwa nating Pilipino, lalo na ang mga manggagawa na nasa ibang bansa. Marami tayong nakikita sa social media. Maraming nagpo-post ng kanilang galit sa sariling kapatid, sa sariling pamilya. May napapanood tayo sa social media, nag-aaway na magkapatid dahil sa lupa. Nag-aaway at nagdidemanda ang mga kapatid dahil sa minanang lupa. Mga magkapitbahay na nag-aaway sa kaprasong dahon na nahulog. Maraming nag-aaway at ang masakit kung minsan ang mga nag-aaway ay mga pamilya. Magkapatid laban sa kapatid, magulang laban sa anak, anak laban sa magulang, magkakamag-anak nag-aaway-aaway dahil lang sa maliliit na bagay. Magdidimandahan, naglolokohan, nagdadayaan.
Napakasakit na maranasan natin kapag ang sariling kapatid, lalo na kung matanda at may pinag-aralan, ang mandaraya sa iyo. At nakakalungkot yun. Bakit may mga kapatid tayo o kasama na nandadaya at nanloloko sa sarili nilang pamilya, sa sarili nilang kapatid, sa sarili nilang magulang. Mga anak na kuminsan nagdadamot sa sarili nilang pamilya. Nakakalungkot. Nakakalungkot dahil may mga pamipamilya na dahil lang sa pera, dahil lang sa konting bagay, nakakalimutan na sila ay magkakadugo. Maliliit na bagay pinagsisimulan na mga away ng pamilya. Sa atin ngayong ebanghelyo narinig natin, tinuring ni Jesus na kapatid, magulang ang sino mang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Siyempre ang kabutihan natin at ang paggawa natin ng mabuti. Umuulan ang lakas. Sabi ko kanina, habang tinitignan ko yung mga naglilingkod, tumingin ako doon sa kolektor, tumingin ako sa nagbabasa, tumingin ako sa lay minister, tumingin ako sa inyo. Salamat po. Bakit? Kapatid kayo ni Jesus. Neither rain nor sun. Mainit man o malamig, hindi kayo nahahadlangan ng masamang panahon para maglingkod sa poong Jesus Nazareno. Na traffic, nakaupo, hindi maganda kuminsan sa sasakyan. Nahirapan, tulad ko, may edad na, nirarayuma, nabasalan tayo ng konti ng ulan. Nabasalan tayo ng konti ng ulan. Singa tayo dito, singa doon. Pero, tinitignan ko kayo. Sabi ko, Panginoon, ang dami pa ring nagmamahal sa iyo. Hindi kaya ng malakas na ulan pigilin ang kanilang paglilingkod at pagmamahal sa iyo. Inuuna nilang sundin ang kalooban mo. Kaya talagang ang pagpapala mo sumas sa kanila. Amen ba? Alam niyo mga kapatid ko, mayroong isang matalinong matanda. Sabi sa kanya ng isang kanyang kababayan, sabi sa kanya, Kuya Dante, ano ba milagrong napapala natin sa poong Jesus Nazareno? Sabi naman ni Kuya Dante, ano nga ba ang milagrong sinasabi mo? Ano nga ba ang sinasabi mong milagro? Sabi nung kausap ni Kuya Dante, ang milagro sa akin, yaong lahat ng hinihingi ko, dinidinig ng poong Jesus Nazareno. Talagang sumusunod siya sa kagustuhan ko, sa kalooban ko. Dinidinig niya ang panalangin ko. Kaya milagro. Sumagot ang matalinong Dante. Sabi na matalinong Dante na isang lay minister. Sabi niya, hindi ganyan ang pagkaunawa ko sa milagro. Ang milagro ay hindi yung matupad ang kalooban natin o gustuhin natin. Ang milagro ay yaong masunod natin ang kalooban ng Diyos. Nakita niyo yung difference? We do not let God follow our wills, but rather we follow the will of God. Hindi susunod o hindi natin pinasusunod sa nais natin o kagustuhan ang Diyos, kundi tayo ang sumusunod sa kagustuhan niya. At kapag tayo nasunod sa Kanya, milagro talaga. Bakit? Ano ba ang pangako ng Diyos? Di ba ang sabi ng Diyos? Seek thee first the kingdom of God. Ano ba yun? Sundin mo muna ang kalooban ng Diyos. Ano ang karugtong? At lahat
ibibigay sa iyo. Kaya pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pumapasok talaga ang maraming milagro. Ngayon, ano ang tawag sa atin ni Jesus? Sundin ang kalooban ng kanyang Ama. Ito ang ating dahilan kung bakit tayo naririto. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyong, tumingin ako sa kolektor, tumingin ako sa mga tagabasa, tumingin ako sa lay minister, tumingin ako sa inyo. Dahil hindi ang kagustuhan natin, sino sa inyo rito gustong mabasa ng ulan? Sino sa inyo rito gustong maputikan sa daan? Wala. Pero sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Naririto tayo. Tinuturing tayong kapatid ng Diyos. Kanina sinasabi ko sa inyo, nakalulungkot yung mga pamilyang nagdadayaan, magkakapatid na naglolokohan. Nakakalungkot ang pamilyang nag-aaway-away. Pero ngayon gusto kong pagtuunan nyo ng pansin ang mga tao na tinuring tayong pamilya at patuloy tayong tinutulungan. Mga taong minahalaga tayo kahit hindi tayo kadugo. Tumingin ka. Ako bilang pare, marami po akong karanasang ganyan. Marami akong karanasan na mga taong hindi ko kaano-ano, pero tinuturing akong kapamilya. Alam nyo, marami akong sakit. Kaya nga, pagpunta ko pa lang ng Quiapo, linggo-linggo, isa ng biyaya ng Diyos. Marami akong sakit. Maraming gamot akong kailangan. Pero pinagkalooban ako ng Diyos na mga doktor, nurses, na mga pharmacist, na mga kaibigan na tinuturing akong kaibigan at kapamilya. Na dahil sa kanila, hindi ko kayang bilhin ang lahat ng gamot. Binibigyan nila ako. Binibigyan nila ako lagi ng mga gamot na mga sample na mas effective. Hindi ko sila kaano-ano. At minsan pag dinitingnan ko yung mga gamot na binibigay sa akin, libo-libo ang halaga. Sabi ko, napakabuti mo, Panginoon. Dahil ano ba ang pangako ng Diyos? Sino mang lingkod na kalimutan ng pamilya, iwanan ng lahat, magkakaroon ng maraming magulang, kapatid, ari-arian. At tunay ko yung dinanas, kaya hindi ako natatakot. May mga taong darating kahit dito. Kuminsan nahihirapan ako, may mga nag-aabot na pagdagdag ng gasolina. May mga dun sa bahay namin, nagbibigay, oh Father, dagdag mo sa gasolina mo, dagdag mo sa bayad sa driver mo. Napakarami pa rin mabuting tao. Kaya totoo lang, bless na bless tayo. Amen ba? Bless na bless tayo. Nung linggo, nasabi ko yan sa misa. Bless tayo. Dahil hindi tayo karapat-dapat, pero tayo pinapaging dapat ng pag-ibig ng Diyos. Dahil binebless niya tayo, yun ang huwag niyong kalilimutan. Biro mo, matanda ka na, buhay ka pa. Hindi ba bless ka? Di ba hirap na hirap ka sa hanap buhay? Ni yung kakainin mong susunod, hindi mo alam, pero nagmimirienda ka pa rin? Hindi ba ga-bless ka? Di ba may sakit ka tulad ko? Bakit tayo nakakatayo pa, nakakapaglingkod? Hindi ba ga-bless ka? Biro mo, hindi ka naman mayaman, pero ang dami mong kaibigan. Hindi ba bless ka? Wala kang bahay at lupa, pero nakakatulog ka, lalo nga umuulan, may kumot pa, may bubong pa. Di ba bless ka? Ang dami nating blessing. Di ba wala kang ipin? At least may pustiso ka. Hindi ba bless ka? Malabo mata natin. Di ba may salamin tayo? Hindi ba bless ka? Marami tayong blessing. Minsan nagtatampo tayo sa Diyos kasi hindi natin nakikita yung blessing natin. Sana tuwing umaga, sasabihin nyo sa sarili nyo, I am blessed. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo.
I am blessed. Sabihin nyo nga. Lakas nyo. Pero mo nabasa tayo ng ulan. Nagkasakit ba tayo? Hindi. I am blessed. Sabihin mo sa katabi mo, baka yung katabi mo hanggang ngayon, lagi na lang nakikita niya yung wala sa kanya. Sabihin mo sa katabi niya, God bless you. Yan. God bless you. Inutangan ka at wala kayong maibigay. Ano sasabihin mo? God bless you. Di ba tayo nagmamano tayo sa ninong-ninang natin? Pag yung ninong at ninang natin walang maibigay na barya, ano sabi ng ninong at ninang natin? God bless you. Inaway ka ng kapitbahay mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Mamatay na siya? Hindi. Ano sasabihin mo sa kanya? God bless you. Di ba? Tinarayan ka ng mister mo. Ano sasabihin mo sa kanya? God bless you. Nabisit ka sa misis mo. Ano sasabihin mo sa kanya? Kunin ka na ni Lord. Hindi. God bless you. Sige nga, sabihin nyo. Sabihin nyo malakas. God bless you. Sabihin mo sa katabi mo, God bless you. Pag nalulungkot ka, marap ka sa salamin, at sabihin mo sa salamin, nandun ang mukha mo, God bless you. Nang hindi mo makalimutan ang napakarami mong pagpapala. Ikaw ay ginawang kapatid ng Diyos dahil mahal na mahal ka niya. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, ano sabi ng mga banal? Pagsamahin man ang kasalanan ng buong daigdig, wala itong laban sa laki ng pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya kahit nagkakamali tayo at nagsisisi, higit ang awa at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Kaya God bless you. Huwag mong kalilimutan yan. God bless me. God bless you. Sinaktan ka? God bless you. Dinaya ka? God bless you. Binigyan ka ng ulam? God bless you. Naging mabuti sa iyo, nginitian ka? God bless you. God bless you all. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo bilang isang komunidad, mingi tayo sa Diyos ng Ama para sa ating mga pangangailangan. Ay itutugon po nating lahat, Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing, sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa, ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Ama, sa ngala ng iyong anak, basbasan mo kami. Tumahimik po tayo, sumandali, taimtim natin ipagdasal ang mga sarili nating pasasalamat,
mga kahilingan, lalo-lalo na para sa mga may sakit. Mapagmahal na Ama, gawin mo kami mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing pinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon na iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya na iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin yung iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kimbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesucristo nawa ay laging sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayang kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalatayang tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ostate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgis pera, disperat in me. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgis pera, disperat in eco. I will bless the Lord at all times, His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly shall hear me glad. Gustate et videte coniam suavis est Dominus, beatus virgis pera, disperat in eco. Announcement. Maaari na pong mabili ang librong Black Nazarene, Devotion and Discourse. Ito po ay compilation ng mga pag-aaral sa kasaysayan at debosyon sa mahal na poong Jesus Nazareno. Ito po ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling na iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot na iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.